eto na yung ating spicy tofu and vegetables. Sa pagkakaalam ko kasi manggagaling ng shoot ng unang hirit si Suzi, and definitely she's gonna be very, very hungry. And this dish is spicy, it's sweet, it's super filling, so hopefully mabubusog siya dito, masasatisfy siya. And syempre gusto ko siyang i-impress kasi isa siya sa mga idol ko. Wow! Hi, Chef! Look at that! Looks so healthy, eh? Thank you! Hopefully. Kailangan po masasayo, eh. But go ahead, you can thank you. Kwento ko lang. It's spicy tofu. Okay. So, na-inspire kasi ako sa Meatless Monday sa episode Mars? Nung nag-guest ako sa Mars. Oh, diba? So, kaya, another meatless dish. So, ano lang siya? Tofu, eggplant, at saka mushroom. Mm-hmm. And then, like, a spicy sauce. It tastes so good. Okay, so good. And I love all of the ingredients. Mushroom, tofu, eggplant. At tas may sesame oil. Tas maanghang pa. Parang, diba, kailangan, kailangan baguhin mo yung perception ng tao about vegetarian food, diba? Na hindi naman porket vegetarian, walang meat, wala na siyang lasa. Exactly. Or dati, parang, sa-substitute mo siya ng, kunwari, ng faux meat, parang ganyan, diba? Or, I don't know what to call it, it's not fake meat, but I shouldn't call it fake meat. Pero parang, just to trick yourself na parang, I'm still eating meat. Pero actually, even the gulay in its original form, masarap na siya eh. Correct. Good. Harap, ha? Yay. Is this easy to make? Super easy. Ano lang siya. Gisa-gisa. And then a little bit of water. And then the sauce. And then the sauce. Madali lang siya. I love it. Yung tofu, hindi na siya pinito separately. Hindi na. In-add mo na lang sa sauce para medyo higupin rin niya ng konti yung flavor. Oh my God. I love it, Chef. It's really good. You really do cook naman at home. Right? I do. Every Monday, except nung holiday season, every Monday I'd cook a special meal for my family. Every Monday. And then my husband started posting it, put a hashtag na Monday night special and stuff. So I started mga 3 or 4 years ago. I'm not a cook, I'm not a chef, I didn't study. So syempre sa una, super daming palpak, daming food, tas may ibang hindi maayos yung luto, may makunat, may... Sobra siyang hassle talaga. Pero parang it was a way for me to show my love for my family kasi I'm always busy working. Tapos parang naisip ko, kung mischedule nga yung taping, mischedule yung show, unang hirit for instance, or taping ng Mars twice a week hanggang gabi yun, ha? How come I can't commit to time with my family or to cook for my family? Right. So I started doing Monday kasi sa Monday, dyan pala pumapasok yung iba kong shoot schedules for the week. So siya yung pinakamagaan. Okay. So alam ko na Tuesday meron, syempre Thursday meron. Pero Monday usually wala. Kasi sila pa lang, tsaka pa lang sila nagsa-start na, oh, pa-shoot yan ng Wednesday o Friday, ganyan. So, kaya ako nag-start ng Monday. Kasi maraming tao na di-discourage sila magluto pag once nagkamali sila. And ang lagi kong sinasabi, lahat naman nagkakamali. In fact, pagka nagkamali ka, magluto ka ulit, magandang memory na yung dati mong pagkakamali. Diba? So, ikaw ba you have a favorite memory, yung favorite palpak moment mo sa pagluluto? Oh my gosh. I can't think of one right now, but I guess the most encouraging part of my cooking process is my husband. Kasi sobra siyang encouraging and appreciative. So syempre, when I was starting out, it was all simple stuff. Yung meat, hindi ko siya mapalambot. Yung ganun ha, as in ang lala. Pero siya, I remember this part na hindi pa siya sumusubo. Sabi niya, wow, sarap. Wow, sabi ko, tikman mo muna bago ka mag-comment. Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, even if you served me dirt, I'll find it yummy anyway. Kasi parang ibig sabihin, parang because of my effort lang, appreciate niya na kahit hindi pa niya tikman, okay na sa kanya yun. So ibig sabihin, kahit na yung ginumuyan niya, magkaroon? Oo, tiis. Tapos eventually, nung lumakas na rin yung loob niya na maging honest, sinasabi ko, natulungan mo din naman ako na ano naman yung totoo mong comment dun sa ano. Ah, siguro could use a little bit of this or a little bit of that or bawas ng ganito, medyo naalat ng konti. Para kailangan ko rin naman yung constructive criticism. And then nung nag-criticize na siya ng luto mo, sa sopa na siya natulog. Oo, doon na siya. Hanggang ngayon. Actually, doon pa rin siya.